Hi everyone, good day mga kuyang sirs and ating sis. Check natin yung new project of Exo Armoring Company Inc. located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. Tingnan natin itong Subaru Forester. Armored ng Exo Armoring. Gusto kasi ng kliyente natin yung kanyang unit na luma at para low profile naman daw. This car is a handgun protection. Same po with assault rifle windshield and assault po yung likod natin. Check natin yung loob ng sasakyan. So, kariwa po yung auto nung in-armor natin to. Kahit 2010 siya. Start natin tong kotse, subukan natin kung ano meron tayong ginawa dito. So, ito is a handgun protection at meron tayong M16 windshield protection. Same, kung ano yung mga ginagawa nating standard. Meron tayong overlapping armored, meron tayong bullet catcher, operable yung ating power window. Yung finish natin, same. Kung ano yung itsura ng auto, binabalik natin maigi. Yung ating hinges, same din po. Meron tayong fabricated hinges. This time, ang pagkakaiba nito sa mga ginagawa nating armored, ito, gumagana ang sunroof. Okay, manual siya. Ayan. Manual po yung ating armor plating dito, pero gumagana ang ating sunroof. Ayan, tingnan nyo. So, request ito nung client natin na gumana yung ating sunroof. So, yan yung added features itong ating handgun protection. So, manual natin yung isasara ito. At meron tayong lock dito. Armored plate po itong nasa ibabaw natin. So, kung makikita nyo, armored plate to, kaya may protection pa rin po tayo dito at saka po sa mga sides dito. Okay. Operable din tayo. Left and right. Same, makikita ninyo, left and right. In-upgrade natin yung suspension nito. Tingnan natin sa likod. Since itong car na to is 5-seater, so the client also requested na gawing partition na lang kasi wala naman siya ilalagay sa likod. So, 5-seater to, may partition tayo. Okay. So, meron tayong maliit na cargo na pwedeng ilagay dito to lesser the weight. Kaya siya nag-extend ng medyo mas mahaba kasi mas mahaba yung ating sunroof na nadaanan. Kaya umaba siya. So, let's check yung sa back niya. Ito, partition siya. Naka-slant siya. May cargo space tayo na konti doon. Si 5-seater siya para makuha natin naman yung gulong. Ito, kaya wala siyang door with partition. So,
kung makikita natin, same kung ano man yung ginagawa natin sa mga armoring natin, we upgrade suspension also para makuha natin yung original height niya. Okay. And we have run flat also inserts na nakakabit dito na you can run up to 15 kilometers, depends on the road condition. So upgraded. Check natin yung hood naman. Tulad ng dati, meron tayong battery protection, meron tayong computer fuse box protection, yan yung mga dapat iwasan natin para hindi tayo pag nabaril, hindi kaagad mag-fail yung ating engine. We have also armored here sa mga fender. Yan. Meron din tayong ram bumper dito sa ating harapan na nakatago na hindi nila makikita. Check natin i-test drive yung sasakyan para ma-man din yung ride kung kamusta. So kung titingnan natin itong Subaru na Forester na 2010, so basic siya. Ito yung mga standard na radio talaga niya. So medyo ang milyahin ito is 45,000 kilometer. Pero sariwa pa yung auto. So kaya gusto niya pa-armor to. So test drive natin, tingnan natin yung ano, yung ride naman niya. Lakas. O yung power nito. Income sa price ng sasakyan na to. Alam naman natin after the armoring, gumaganda ang ride ng mga sasakyan kasi yung ating suspension nagko-compensate yun sa added weight. Kumbaga, tinibang kasi natin yan para yung ride, yung comfort ng sasakyan, so equal siya dun sa ano, dinagdag nating added weight. Kaya yung ride natin, magandang maganda siya. Yung in terms of power naman, tulad yung sinabi ko kanina, ito ay naka 2.5 turbo. Kaya malakas siya. Boxer ang makina nito eh. Kaya maganda ang ride and power. So yung added features na ginawa ni Exo Armoring dito, eh yung ating paglalagay ng sunroof. Okay? Manually pwede natin i-open to. So yan yan. Mas extra liwanag meron tayo dito. So tingnan natin. O, di ba? Kung makikita nyo, naka-open yung ating sunroof cover na maliwanag ang ating loob. Kapag gusto ng hangin. Di ba? Kapag gusto ng hangin. Operable yan. Yan. Okay. Pwede natin ibalik. Ayan. Sarado na siya. So, balik natin ang manual ito. Tapos, ilock natin siya. Okay. Medyo, since armored plate kasi ito, medyo may rep lang buksan. Pero, we can open kung gusto ninyo. Pero siyempre, mas maganda kung nakatigil tayo bago natin i-open siya. Yung mga dinamit na kailangan gamitin, pag in case of emergency lang. Halimbawa, malaking mga pinto niya, meron siyang pwedeng gamiting manual pagbukas niya. At pwedeng basagin yung salamin. Para makalabas siya ng sasakyan. So, overall, yung ating project ng Subaru Forester, eh maganda ho ang ating ride, maganda yung power niya, and syempre, especially, maganda yung pagkaagawa ng armor natin dito. By the way, see you in our next vlog. Don't forget to like, subscribe, and share
my YouTube channel, Kuyang Robert. Kung meron po kayong question, you can call me at 0917-837-3099. Maraming salamat po. Thank you very much and God bless. Yeah.